Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang mga takot na takot, nanginginig at talagang nangangatal dahil po sa baka nga naman maya-maya biglang bumati si Maine Mendoza ng happy birthday dito kay Alden Richards. Again, ang dami-dami pong mga Aldab admins ang nakakaramdam po na halos itali na nila ngayon si Maine Mendoza para ho mapigilan ang gagawin niyang pagbati. Pero kahit naman na ganito pa, kahit sino pa ang magpigil kay Maine Mendoza, alam natin ang mga ways ni Maine at saka ni Alden sa isa't isa. Alam natin kung paano sila dumiskarte sa isa't isa para lamang po makabati, para lamang po makapag-celebrate pa ng mga special occasions na meron po silang dalawa. Atin din pong pag-uusapan maya-maya lamang ang mga kaganapan po kay Alden na talaga nga namang tuwan-tuwa po siya, nagpasalamat na rin po siya sa pagbati, no? At atin din pong uungkatin kung sino nga ba ang mga umuna na sa pagbati kay Alden Richards. Ngayon kasi, no, inaasahan natin na Wednesday group, expected na yan, nababati yan, diba? Pero yung mga tao na ine-expect nating babati sa kanila, inaabangan na po natin lahat yan. Pero bakit nga kaya sila kinakabahan sa magiging pagbati ni Maine Mendoza? Kung ako si Maine, nako, personal ko na lang nababatiin si Alden, yung hindi na malalaman pa ng publiko, diba? Para iwas issue nga naman. Bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ano? At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Mr. Ray Trinidad. Sabi niya rito, "Good evening Mr. Pinas, happy to hear your voice without the harshness. Nanonood ako kanina ng Itbulaga. And happy to see Maine, whether it's tape or live, as long as Maine is there on the first day of the year, that's fine with me." Tama ka sir, even though I'm a vision impaired, nilapit kong mukha ko just to make sure that what I am seeing is true. Maine didn't forget her true love Alden by wearing those rings and necklaces, especially yung may malaking bato. Hindi niya nakalimutan ang hobby niya at gagawa siya ng way to show her love for him. And ito rin ang paraan para mag-greet niya ang husband niya sa birthday niya. Nakakakilig lang sir, she really care and love Richard. Malapit na sir, just hang on to our chairs. Love will bloom again and this time it will be a blast. Keep safe Mr. Pinas. Destiny wins. I agree with you, Mr. Ray Trinidad. May never forget to wear those things upang ipakita at iparating sa ating lahat kung anong meron sa pagitan nilang dalawa ni Alden. Hindi man siya makapagsalita, hinayaan niyang magsalita ang mga bagay na nagkoconnecta po sa kanilang dalawa ni Alden. Thank you so much for sharing your rigid observation po. And please stay healthy and God bless po. Regards to your family po. Ano? At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Yolanda Castillo. Ang sabi niya rito, nasa showbiz pa sila. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Kung ano man ang sinasaad doon, yun ang masusunod. Sa palagay ninyo, gusto ng mag-asawa na hindi sila makapagsama? Hindi gusto ng dalawa na masaktan ang mga fans nila? Career-wise, kung mahal natin sila, unawain na lamang natin sila. Anyway, masaya na ako na nalalaman ko na umuunlad sila. Diba ang ganda at blooming si Maine, hayaan muna natin na feeling dalaga siya para kilig-kilig pag may moment na magkasama sila ni Alden. I really like your comment, Miss Yolanda Castillo. This is the mindset of a real
True-Blooded Aldab Nation. Na meron pong, alam nyo yun, yung mga matatagal lang pong nakasubaybay kay Mina at kay Alden, yan po yung mindset. Nasa showbiz sila, syempre, hindi nila gustong saktan ang mga taong nagmamahal sa kanila. Pero syempre, kailangan nilang alagaan ang career na meron sila. Si Main at Alden na ang nagsabi na hindi habang buhay ay malakas ang career nila. Diba? Kaya nga, hanggat malakas pa sila sa masa, no, eh sinasamantala na nila. Hindi si Main at Alden ang magdidikta ng mangyayari sa kanila sa loob ng showbiz, kundi ang mga boss nila. As long as na nakikita nating nag-e-enjoy sa trabaho si Main at Alden, at sa mga interview nila, kung kumusta silang dalawa, together, no, lagi nilang sinasabi na okay sila, yun yung panghawakan natin. Diba? Mahal natin sila eh. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Lina Sarinas. Ang sabi niya rito, Happy New Year Mr. Pinas and to all True-Blooded Aldab Nation. Hope this New Year brings each everyone so much happiness and good health. Point of view ko lang, tape pa rin ang Itbulaga. Magkasama pa si Main at Alden sa US. Imposible na pumayag si Alden na birthday niya wala si Main. Kung hindi sana birthday ni Alden, baka sakali pa pumayag siya na mauna umuwi sa Pinas si Main. Yung family picture naman nila, luma na yon, lumabas na yon dati. Kaya tama ang hinala ng ibang mga Aldab Nation na tape ang Itbulaga ngayon. Nakalagay, live, kasi nakasanayan na nila na mag-resume ng Itbulaga tuwing unang araw ng taon. Thanks update sa Aldab Mr. Pinas at salamat din na ng marami at feeling good ka na. Stay safe and God bless. Sa latter part nga po, Miss Lina Sarinas ng Itbulaga, nagsabi pa si Kuya Paolo ng good night. Kung kayo ay live talaga, 11:30 ng umaga, tapos mag-good night ka, abay iba nga naman talaga ang magiging dating nun sa mga nanonood sa inyo. But then again, live or hindi, masaya pa rin dahil naipakita ni Main Mendoza sa unang araw ng 2022 ay si Alden pa rin from the family picture na meron sila sa Bulacan hanggang sa Itbulaga. Maraming salamat po sa comments ninyo, Miss Lina Sarinas. Regards po sa family ninyo. Happy New Year po. At ito na nga, maraming salamat po sa mga bumati ng happy birthday kay Alden. Mula po sa buong Pinas, showbiz news ngayon. Happy birthday Alden. Maraming salamat at naging blessing ka sa napakaraming taong patuloy mong natutulungan. At nakita nga natin ang isang Alden na tuwang-tuwa po sa snow. At bumati na rin po ang kauna-unahan ano, ang isang legit double cads kay Alden gamit ang kanyang Instagram at ang kanyang Twitter. Walang iba kundi si JDL. Nang happy birthday po kay Alden, ano, yun po yung kanyang ibinati. At hanggang ngayon, hindi na nasundan pa ng mga pagbati. Siguro mamaya, no, meron pa dyan, may mga mangilan-ngilan. Ang inaasahan lang naman namin na babati kay Alden ay yung Wednesday group. Ngunit, subalit at datapwat, ramdam na po ng ibang mga netizens at mga fans na tila baga, pag, alam nyo yun, halos parang itali na nila si Main. Para lang po, wag makabati kay Alden in public. Talagang ngatog na po sila sa anumang bagay ang gagawin po ni Main Mendoza gamit po ang kanyang mga social media accounts. Babalik po tayo doon sa sinabi ni Miss Yolanda Castillo. Kung hindi nakatakda sa showbiz work ni Main na batiin si Alden in public, hindi po yan mangyayari in public. Mabuti na lang talaga alam nating lahat ang mga ways o mga para-paraan ni Main at Alden kung paano sila makakapagkita at nakakapag-usap. Diba? Sa ngayon, ang legal na pwedeng batiin ni Main, no, sa social media gamit po ang social media manager po ni Main ay si Panot dahil yun ang nasa showbiz prophecy na ngayon po ay sinusunod nila, 'di ba? At ang iba pang mga celebrities. Pero sa oras na madikit na naman ang pangalan ni Main kay Alden, nanginginig na naman po ang kanilang mga tuhod. Sa mga nagsasabing walang social media manager si Main, gamunggo po ang utak ninyo. Sila Rufa Gutierrez na po ang nagsabi at nagbigay ng paalala sa mga social media managers ng mga artista na maging maingat at pag-isipan po ang mga ipinopost nila gamit ang social media accounts ng mga artista dahil may mga artista na nagmumukhang syunga. Mga artista po yung mga naiipit sa mga ipinagpopost nila. Again, wala mang pagbati na magmula kay Main, alam nating lahat na sa GC nila,
No, may personal pang Facebook account si Main at Alden, at ang pagkikita nilang dalawa ay wala pong makakapigil pag silang dalawa na pong ang gumawa ng paraan. Alam natin 'yon. Subok na, 'di ba? Kaya yung mga naniniwala kinapanot, okay, doon kayo maniwala, no? Sa may laging kamerang nakatutok. Kung 'yan yung gusto ninyo, dito kami. Kina Main at kay Alden, na laging silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Nagpapasalamat na rin po, no, si Alden Richards sa lahat ng bumati sa kanya gamit ang dilaw na ilaw. Gumamit pa talaga ng yellow lights, no? Ito pong si Alden na talagang paborito nga naman po ni Menggay, ang kulay dilaw na yan. Again, marami pa pong mangyayari na po pwede pa po nating pag-usapan at kailangan din nating malaman sa pagitan ni Namin at kay Alden ngayong araw po ng kaarawan ni Alden. So, stay put lang po kayo dyan, mag-usap-usap po ulit tayong lahat, okay? Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa, okay? Nandito po kami para makipag-usap sa inyo ng maayos at hindi yung para makipagpalingkehan lamang. Again, bukas ang comment section, pwedeng-pwede kang mag-comment ng kahit ano, negative man yan, positive man yan, makakaasa ka na you have our respect as long as na nire-respeto mo rin kami. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon. Thank you.